lalaki, bro. Ilaro lang yan, ah. Kung nilalang lang, nasubukan mo na ba yun sa cellphone mo? Ayoko, Pins. Kaya mo. Hindi ko kaya. Kung hindi kaya, dali-dali lang laruin nun, eh. Hindi ko kaya bumili ng cellphone. Nakakalig po isang date dahil dito. Meron kami isang goal na, meron kayong mga goal na dapat yung sundin. Tapos yung game dahil yung mga kasama ninyo is natapos na rin nila. So parang ikaw magiging curious ka kung ano yung ending nun. Tinapay. So doon pa lang, hindi mo rin napapasin na nauukulong sa game. Lahat naman ng games, nakakaabig. Kagaya ng Counter-Strike, lalo na Dota, Flappy Bird, Candy Crush, sila yung mga uso. Minecraft. Ang bigat ko. Para ano, bumuhat ka ng ano, dalawang saang bigat. Gawag. Mas short circuit yung pag yung functioning ng utak. Yun na lang nang yun. Yung, kung ano man yung counterpart niya dun sa part ng brain, yun na lang nang yun. Kaya nga, di ba may narinig kayo na mamatay? Kasi nag-burst siguro yung masyadong na overfatigue yung parte ng utak na yun. Pero the thing is, hindi siya ano eh, palay hindi lang, talaga hindi siya healthy, too much of it. Sa mata, nakakasira ng mata, diba? Sa, kung naka-online ka, grabe yung radiation dyan. Kala niyo ba, yung cellphone, parang simple siya tingnan, cellphone, computers, gadgets. Pero lahat ito, kaakibat ito, dudraw ito ng radiation at naapektuhan ang mga naglalaro. Yung sa perception, sa mga games naman na war games, sa strategy, tsaka yung may mga games na nag-i-involve din na parang nag-drive ka, mabilis ang reflexes mo para kang umaapok sa bricks din, strategic thinking. Meron din naman siyang positive na effect. But the point is, yung nakukuha yung positive effect, mas magandang nakuha mo sa totoong buhay. Sa pakikipaglaro sa kapwa-bata, pakikipag-interact. Kasi pag nag-i-interact, andun na rin yung values formation, andun na rin